So he was resisting dahil nga, malay mo, kung nagkataon talaga na ang mga to, hindi naman talaga totoong police or inabdak lang siya o kaya kinidnap lang siya pagkatapos ibibihed o kaya pupugutan din siya ng ulo o kaya kung ano-anong dapat nilang pwedeng gawin sa kanya. And that was the reason why he was really resisting. Meron talaga siyang reason kung bakit siya talagang hindi ibigay yung sarili niya, di ba? But I am sure kung sakali man nagpakilala talaga and of course with proper authority, proper attire, proper mobile car, I am sure na hindi ganito ang nangyari. I am sure na mismong siya na mismo ay talagang hindi lumabag o kaya hindi siya nag-resist. Well, he didn't do anything na violated the law. Hindi siya lumabag ng law because based on kung ano yung nakita nating video, wala naman talaga siyang ginawa na paglabag doon. So, hindi natin pwedeng sabihin na lumabag. Okay. So, ito sana yung dapat nating tingnan. Kaya kung ano yung pagbibigay ni Rafi Tulfo ng cross-examination regarding this, hindi nga siya nag-cross-examinate, basta ibinasa na lang niya kung ano yung nakaranong tao. Katulad niyan, sinabi pa niya sa mga ano niya, sa mga tao niya na, well, dapat hindi niyo na in-entertain ang kasong ito kasi based on kung ano yung kaso, meron na palang kaso, alam nga naman na tutulungan ko to, doon na lang ako doon sa mga walang kaso noon, doon sa mga malinis or whatever. Well, ako wala namang kaso. Oh, tapos pinadrug test niya ako noon. Pagkatapos sasabihin niya na gumastos daw siya, wala. Ha? Pinadala ako sa krami, hindi pa umiinit yung upuan ko. Ha? Tapos pinadala ulit ako doon. This is just about a show. Kaya wag natin sabihin na siya ay he's doing this para tumulong sa mga tao. Well, alalahanin niyo, in every time na may tinulungan siya, meron din siyang sinirang buhay dito. Ganun talaga. He's just doing this for a show. Alalahanin nyo na kung ano yung ginagawa niyo, sinasabi niya na, oh, parang ehemplo ng Diyos, di ba, na gumagawa. Well, alalahanin nyo na itong mga disipulo ng Diyos, there's still one there bilang Judas. So, kung ano yung ginagawa niya, that doesn't mean na siya ay isang disipulo ng Diyos. Dahil meron pa rin isang Judas. Gumagawa ng kunwari, disipulo yan. Kunwari, mga gawaing maka-Diyos yan, pero in reality, in real life, he's not doing this para talaga makatulong, kundi para lang sa show niya. Pero mo, nakakita ka ba naman ng show na ganito na akala mo seryoso pagkatapos ginagawa din prank kuminsan? Diba? Si Erwin Tulfo, nag-prank na ba yun? Hindi. Well, I would still consider na kahit alam ko na hindi naman sila lawyers or whatever, pero based yung kung ano yung pinapakita ni Rafi Tulfo, ni Erwin Tulfo, regardless kung ano man yung